So what is up mga kapugoy, magandang magandang umaga na naman sa inyo. For today's video mga kapugoy is magche-change oil tayo. Nakita nyo naman siguro sa thumbnails natin, magche-change oil tayo ng ating NMAX, which is ito si Maxilor. Kung ano-ano na yung mga pangalan na tinatawag ko dito. Yun na nga, dahil umabot na tayo sa ano natin, yung pinaka maximum natin na pag-change oil, which is yung 1,500 km. Yun ang ano sa yun ang inaano ko sa motor ko. Every 1,500 km is nag-change oil ako. Although pwede mo naman siyang paabuti ng 2,000 km, although pwede naman 'yon, kaso kung maingat ka lang talaga naman sa motor mo eh, kahit naman siguro every 500, 1,000, 1,500, 2,000 and so on. Pwede kang mag-change oil. So bago tayo magbaklas mga kabugoy, pasok muna natin ang ating intro. Pasok. And then, ito maganda rin naman siya, 10W40, which is highly recommended naman talaga ito sa ating NMAX. Ito yung nakalagay sa manual natin, which is 10W40. And then, and the next is the Enius oil. Na, ito ay nagkukos din nata ito ng mamura lang to. Ito nasa 400 plus, which is synthetic oil din naman siya. 10W40 rin. And then, ito naman, nasubukan ko na rin itong Repsol Moto. Ito ay fully synthetic na 5W40. So, wala naman ako naging problema dito. Yun nga lang, ang pinagkaibahan kasi nito, kung gusto nyo malaman yung pinagkaibahan ng 5W40 at saka itong mga nakalagay na 10W40, panoorin nyo yung kay Sir Mel kasi nandun yung buong explanation niya about sa mga oil na ginagamit natin sa mga motor. So, ang pagkakaalam ko kasi mga kabugoy, itong 5W40 is ginagamit lang to sa mga kapwa riders natin na nakatira sa mga malalamig na lugar, kaya siguro ng Baguio, Tagaytay, or somewhere na yung mga malalamig talaga na lugar. And then itong 10W40 is sa mga mainit na lugar na to, kasi ito ito ata yung mga oil na hindi madaling ano ba tawag na ito, basta panoorin nyo na lang mga kabugo yung video ni Sir Mel about sa mga oil na to at sa mga yun yung sa kung ano ba yung ibig sabihin ng 5W40, 10W40, 30W something. So and yun. So, ang gagamitin ko ngayon mga kabugoy is itong Motul. Napansin ko rin kasi sa mga ratings ng mga ano oil sa, hindi ko alam ba sa Asia ba or sa buong ano, is number one ang Motul. So, marami rin silang klaseng motor. Motul. So, ito ay Motul Scooter 40. SAE 10W40 rin siya mga kabugoy. So, 1 liter siya. So, ang gagamitin lang naman natin dito is 900 ml. Nakikita nyo naman, puro to 1 liter. May mga tirang mga 100 ml. So, hindi na kayo mahihirapan mga kabugoy mag-tansya-tansya kasi may mga label naman siya kung hanggang saan talaga. Itong Castrol wala siyang label, hindi mo siya makikita. So, ito, tinansyahan ko na lang. And then, itong Yamalo, meron din. And then ang gear oil pa rin ginagamit ko is Yamalube, although gumamit pa ako ng ibang gear oil which is yung Castrol din. Pero ito, wala man, ito na lang talagang gagamitin ko. So tara mga kabugoy, samahan niyo ko. Ang mga gagamitin nga pala natin mga kabugoy na tools is size 17 at size 12. So let's go. Tara, let's. So yun na nga mga kabugoy, as you can see, nakahanda na yung ating palangga na pangsalo ng ating engine oil. At ito namang mineral na hinati ko lang, tinanggal ko lang yung ulo para pangsalo naman sa ating gear oil. Ang size ng ating bolt sa gear oil is 12 mm.
So dito nga pala mga kabugoy sa ilalim, kung makikita nyo, asa na ba yun? Ito pala ito. Ito yung drain bolt ng ating engine. So ang size nito is 12. Ngayon, dito ako lagi nagbubukas, nag-drain. Pero ngayon, ito try kong mag-drain dito sa malaki. Itong 17mm na bolt. Nandiyan kasi mga kabugoy yung filter, oil filter natin. So, yeah, ang sinasabi kasi ng iba, pwede naman dyan at pwede rin naman dito. Pero karamihan talaga nagbubukas is dito. Itong dito, ito try natin kasi gusto ko rin makita kung ano na yung itsura ng ating filter. Kasi nasa ang odo na ng aking motor is nasa 9,000. Ewan ko ano ba, tingnan nga natin. Ayan, kung makikita nyo mga kabugoy is 9,735. Tsaka hindi pa siya totally umabot sa 1,500 kilometer na dapat na change oil ko. Nasa 1,400 something na kasi siya. So may ride kasi kami mamayang gabi ng mga kapwa ng mga kasama natin sa NCP. May rides kami mamayang gabi 12 midnight kasi hahabulin namin yung Sea of Clouds sa may Buddha overview. So kailangan mag-change oil na ako. So let's go mga kabugoy. Ta-da-da! So habang dinedrain natin ito mga kabugoy, itong ating engine oil, i-drain na rin natin yung ating gear oil. Which is itong dito. Makikita nyo mga kabugoy, yan po yung bolt na dapat nating buksan. Ito yung sa gear oil. Hindi po ito. Ha? Ito po ah, ito. 12 size. Ito ata nasa 10 ang bolt, ito 12. Okay. Buksan lang natin. Same procedure, counterclockwise. And then, huwag nyo rin pala kakalimutan mga kabugoy, buksan yung cap para at least maganda yung daloy ng may hangin na papasok. Maganda yung daloy, yung daloy ng ating ano, tawag na ito. Sagip siya. Limitan natin siya ng sahan. Yun. Buksan nyo lang siya. And then ito. Yun. Sabihin nyo lang yung bolt. Ang pag-change, ang pagpapalit nga pala mga kabugoy. Ang ginagawa ko kasi yung nagpapalit ako ng gear oil every second change oil ko. So ngayon, eh nung last change oil ko is hindi ako nagpalit. So ngayon nag-change oil ako, magpapalit ako. So parang may pagitan. Although pwede ka naman magpalit every change oil mo, yun nga lang. Kahit sabihin natin mura lang, eh kailangan pa rin natin maging matipid. So ayan mga kabugoy. Hahayaan muna natin siya mag-drain na mag-drain. Ginagawa ko kasi iniiwan ko muna siya ng mga ilang minuto or ilang oras para totally drain siya. Wala na talagang matitira. Kaya joke lang. Wala, may matitira pa rin naman kahit. So balikan ko kayo mga kabugoy pag ito ay na-drain na talaga. At ako ay siguro maliligo na muna ako. So peace out. Balikan ko kayo mga kabugoy. So yun mga kabugoy, after kong maligo,
siguro naman tanggal na yung ating oil na din rin natin, nakita niya malitas sa Patanggana. So medyo maitim na nga siya mga kabugoy. So ibalik na natin to. Konting ihip-ihip lang. Konting linis-linis lang. At ito ibabalik na natin sa kailaliman. So before that pala mga kabugoy, punasan na rin natin itong pinaka ilalim. Yan. Basta tatandaan nyo mga kabugoy, yung spring at saka yung filter. Ganyan lang. Cookie. Ayun, ubos na. Silang ang pisa. Ma-feel nyo naman yan mga kabugoy. Unas. Pinasan natin. Saka natin. Ikabit yung takip. Ito mga kabugoy, ingat-ingat lang kayo dito sa pag-higpit nito. Gawa ng ito itong takip nito is made by plastic. So plastic lang siya mga kabugoy. Tamang higpit lang. Yan. Higpit lang. Gamita mo ng long nose. Yun. And then doon naman tayo sa engine oil. So dito na naman tayo sa engine oil motul. So lagi nyo tatandaan, magtitira kayo ng 100 ml. Kasi ito is 1 liter. So 300 to 1. Okay. So gamit tayo ng imbudo. Ito yung gamit ko, para at least shoot na shoot. Although may isa pa akong imbudo naman, kaso ito lang yung gagamitin ko. Nanggalin nyo lang to, parang foil nya. And then yan lang. Patuloyin lang natin siya. So ganun lang yung kadali. And then pag natulo na, saka natin ulit pupunasan ito. Punasan natin. And yung ating cup. Ah. Ganun din, ingat lang din sa pagbabalik nito mga kabugoy. Pag naramdaman yung
biglang humigpit, huwag niyong itutuloy. Baka masira yung thread. O yun. Yan. So after this mga kabugoy, after nyong mailagay, so paiinitin natin yung motor natin ng mga around a few minutes, 3 to 5 minutes siguro, okay na yon. Kasi hindi siya tulad mga kabugoy ng mga carb type na or yung may mga di ano ba yun, kickstart, na pwede pa natin siyang ganunin para at least yung langis is maglaro or pumasok mismo sa mga gear doon sa loob ng ating makina. So ito, paiinitin lang natin. So that's it for today mga kabugoy. If you like this video, please don't forget to thumbs up, like, comment down below, and please subscribe na rin kayo and click the notification bell button para mas updated kayo sa mga bagong video natin, mga review, mga DIY. So follow nyo na rin ako mga kabugoy sa ating Facebook page, which is Rams Moto Vlog. And that's it for today mga kabugoy. Peace out, stay safe, and God bless.